Naglabas na ang Senado ng warrant of arrest para sa ilang opisyal ng Farmaly na binilhan ng overpriced daw na face shield ng pamahalaan. Iniisnab kasi nila ang pagdinig ng Senado. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Ipinaaaresto ng Senado ang anim na executives ng Farmaly, ang kumpanyang binilhan ng umano'y overpriced medical equipment ng pamahalaan. Kasama rito si Michael Yang na dating economic adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte at Mohit Dargani na lumabas ng bansa noon lamang Agosto. Si Yang, na cite in contempt dahil dalawang beses na ipinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee pero hindi sumipot sa pagdinig. Ayon kay General Rodolfo Kimbo, pinuntahan nilang nakarehistrong address ni Yang sa Forbes Park. Pero ayon sa isang driver na nagtatrabaho roon, walang Yang na nakatira sa lugar. Pero nakakuha ang Senado ng kopya ng lease na tumutukoy kay Yang bilang tenant hanggang sa susunod na taon. Ang renta, milyong-milyong piso kada taon. 500,000 a month, is that correct? Yes, Your Honor, about 500,000 a month. Or in other words, about 6 million a year. Dumalo naman sa hearing si Farmaly Chairman and President Wang Chu-yen na nakatira na sa Singapore. Pero giit niya hindi na sila nagkakausap ng amang si Huang Wenli alias Tony Huang. I do not know where my father is since. What is that? We have been estranged since early 2020. Si Tony Huang ay wanted sa Taiwan dahil sa fraud and embezzlement ayon kay Senador Risa Hontiveros. Habang ang anak niya naman ay wanted umano dahil sa stock manipulation. Bagay na itinanggi niya. I'm worried. Only received news of this supposed warrant arrest from my online searches. Sa pagdinig naman, muling binusisi ng mga senador ang biniling bilyong-milyong piso ng face shield sa Farmaly na nagkakahalaga ng 127 pesos kada piraso. Ay, kaya pala yung pinipilit yung paggamit sa amin kahit yung wala, sa buong mundo tayo lang gumagamit. Ang dami nyo kasi binili. Kinwestiyon din ng mga senador si DOH Secretary Francisco Duque III kung bakit bumili sa PSDBM ng medical supplies kahit pa nag-transfer na ito ng 42 billion pesos para rito. Tinransfer mo yung pera, tapos bibili ka uli, sarili mong pera ginamit. Yeah. It's a case of double payment. Paliwanag po yan, sir. And not only that, may commission na 4%. Sa kabuuan, aabot ng higit 8.7 billion pesos ang kontratang nakuha ng bagitong kumpanyang Farmaly sa gobyerno. Magpapatuloy sa Biyernes ang pagdinig sa Senado. Mobile Journal Pamela Vasquez po. Hatid ang mukha ng balita.